Sa nakalipas na 5 dekada, ay patuloy ang pagpapakitang lakas ng mga superpower ng mga nasyon kagaya ng Estados Unidos, United Kingdom, France, China, at Soviet Union o Russia na sa ngayon. Nagsimula ito pagkatapos ng World War II sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union dahil sa agawan ng kontrol sa Eastern Europe at sigalot sa pagitan ng North at South Korea. Unang nagpakita ng lakas ang Amerika noong World War II matapos nitong bagsakan ng Hiroshima at Nagasaki ng atomic bomb. Hindi ito ikinatuwa ng Soviet Union at dito na namo ang pagkawalang tiwala nito sa Amerika. Sinundan pa ito ng pagsabog ng Castle Bravo thermonuclear weapon sa Marshall Islands noong 1954. Ngunit sinagot ng Soviet Union ang nuclear propaganda ng Amerika makalipas ang 9 taon. Pinasabog ang AN-602 o mas kilala sa tawag na char bomb sa Mityushika Bay noong 1961. Sa nakikita ninyo sa larawan ay makikita ang pinagkaiba sa laki ng pagsabog sa pagitan ng Castle Bravo at char bomb. Ang char bomb na rin ang kasalukuyang may hawak ng titulo sa Guinness Book of World Records bilang pinakamalakas na nuclear weapon sa buong kasaysayan. Nagtapos ang Cold War noong 1991, ngunit patuloy pa rin ang arms race ng dalawang nasyon. Dito na rin sumali ang iba pang malalaking bansa, kagaya na lang ng India, Pakistan, South Korea, Iran, at ang bansang China. Hindi na palakasan ng nuclear weapons ang bagong arms race, kundi nakatuon na sa mga conventional weapons, kagaya na lang ng mga tangke, fighter aircrafts, warships at mga missiles. Bilyong-bilyong dolyar ang binubuhos ng bawat superpower nations sa hangarin nitong makilala bilang may pinakamalakas na militar. Hanggang sa ngayon, ang Estados Unidos pa rin ang nangungunang nasyon pagdating sa high-tech weapons at military power. Sinundan ito ng bansang Russia at ang pangatlo naman ay ang bansang China. Ang United States Navy rin ang nangingibabaw na puwersa pagdating sa karagatan. Walang nasyon ang kayang tumapat sa 11 nuclear-powered aircraft carrier ng Estados Unidos na kayang maglakbay ng ilang taon nang walang refueling at kayang magpalipad ng fighter aircraft saan man sa mundo. Nagkakalagang isang aircraft carrier ng 13 bilyong dolyar o 624 bilyon pesos. Ang mga aircraft carrier din ang sumisimbolo sa military power ng Amerika. Kaya ito ang hinahangad na pabagsakin ng Russia at China upang maipakita nila sa buong mundo na mas malakas sila sa Amerika. Nakapokus ngayon ang Russia at China sa pagdevelop ng mga hypersonic missiles na sinasabing kayang pasukin ng air defense system ng carrier strike group ng US Navy. Isa sa mga missile na ito ay ang CHASX-13 ng China na isang hypersonic anti-ship ballistic missile. Ito ang pinakabagong missile ng China at binansagan din itong isang aircraft carrier killer. Hindi pa malaman ang capabilities nito, ngunit sinasabing kaya nito lumipad sa bilis na Mach 8 o halos 10,000 kilometers per hour at may range na aabot sa 4,500 kilometers. Sa kabila naman ay ang 3M22 Zircon missile ng Russia na isang anti-ship hypersonic cruise missile. May range ito na 2,000 kilometers at may maximum speed na Mach 9 o 11,000 kilometers per hour. Kaya malaking banta ito sa mga aircraft carrier ng Amerika kahit na protektado ito ng mga destroyer at submarine. Ang sagot ng Estados Unidos para dito ay ang mga High Energy Laser Weapon System. Noong 2014, ay unang ipinakita ang laser technology ng US Navy sa publiko at ipinakita nito ang kapabilidad laban sa mga surface targets. Noong 2017, ay pinasilip ulit ito at kaya na nitong tamaan ang mga airborne targets kagaya na lang ng mga drones. Kung mapapansin ninyo ay hindi ito kaparehas ng mga laser sa nakikita natin sa Hollywood movies. Ngunit nitong nakarang taon lamang ay pinasilip ang mas malakas na bersyon ng laser weapon. Ang nakikita ninyo sa video ay ang isang 150 kilowatts laser weapon
na ikinabit sa amphibious transport ship na USS Portland. Hindi sinabi ang eksaktong lugar kung saan ito sinubukan at sinabi lang na ginanap ito sa Dagat Pasipiko. Sa bagong balita, kakabitan na ng laser weapon ang siyam na Arleigh Burke-class destroyer ng US Navy upang subukan kung gaano ito kaepektibo at bilang paghahanda na rin sa mas malakas na laser sa hinaharap. Ang tawag sa laser weapon na ito ay Helios na dinevelop ng American defense giant na Lockheed Martin. Ito ang magiging sagot sa hypersonic weapons na dinevelop ng China at Russia. Nasa speed of light ang bilis nito at mas maliit lang ang gastos kada tira. Wala ding katapusan ang kayang itira ng laser hangga't mayroong power ang barko. Kumpara sa phalanx series na 30 seconds lang ang itatagal kapag naka-full auto at phalanx siram na mayroon lamang 21 anti-air missiles. Limitado lang din ang kayang dalhing missiles ng vertical launch silos ng US warships, kaya malaking tulong ang laser sa pangdepensa ng barko. Hindi lang din ito basta gagawing pangdepensa. Dinedevelop ngayon ng Lockheed Martin na palakasin pa ang laser hanggang sa kaya na nito butasin ang hull ng kalabang warships. Ngunit nakapokus muna sa ngayon ng development upang maging epektibo ito laban sa hypersonic missiles ng kabilang grupo. Kapag naging matagumpay raw ang pagtest sa Helios laser, ay babawasan na raw ng US Navy ang anti-air missiles ng kanilang mga barko at dadamihan na ang karga nitong anti-ship missiles. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli!